Yan, per day, yung pag, ano, pagsasampay ng sumlero, yan, ganyan, no? Para hindi masyado, kasi yung pagkapabaliktad, yung tubig niya, titigil sa brim. Eh, yung brim yan, di ba, parang karton lang yan. Kaya lalambot ang brim. Pero kung ganyan ang gagawin mo, dapat ang ipit sa brim mismo. Yan, no? Okay. Magandang araw, magandang gabi, mga kapatid. Panibagong vlog na naman po tayo ngayong araw na to. At sana mapanood nyo hanggang dulo. Ang vlog po natin ngayon ay yung, kung naalala nyo, yung ating mga napamiling sombrero sa flea market. Ngayon ay lalaban po natin at para ma-restore natin maganda, kasi medyo maganda panahon ngayon. Ito po siya, mga kapatid. O, yan, yung mga nakuha natin, yung mga sombrero, mga kapatid. Ayan. Ayan ang nakuha natin ngayon. Medyo malaki na gas natin ngayon kasi marami naman tayo nabili. Siyempre, ito ang pinakamaganda dyan. Kasi puro, ano na yan, puro vintage na yan. Ayan, pati yung rams na yan, vintage yan. Kaya lang, pangit, pangit tingnan. Kasi siyempre, mga nasa ilalim yan, siguro makikita nyo mamaya sa, makikita nyo sa ano ko, yung vlog ko, talagang dinudukot ko sa ilalim yan para makakuha lang. Kasi mga nasa ilalim yung maganda. Medyo lukot pa yan, pero pag makikita nyo yan, pag nalabanan natin. Okay. So mga kapatid, umpisahan natin. Alisin po muna to. Para medyo maluwag tayo. Dito. Okay. Marami kasi siya. Buhay natin. May... dami niya pa nga, eh. Lang ako ng iba. Kasi kailangan ito, mga kapatid, eh hahawhawan muna natin. Tulad nito, before, no? Kunain natin, hindi masyadong marumi. Matapang lang yan. Ang tawag dito ay mesh hat or tracker's hat. Kasi yung iba naman, di masyadong marumi. Kaya, unahin lang natin yun. Hawahawan. So, ang ganda ng ano, design niya, oh. Golden Warriors, new era. Kaya lang yung tela niya, hindi wool. Corduroy. Ng Richardson. Vintage na rin ito, vintage. Siguro bababatang natin ito ng mabilisan.
pili ko lang yung medyo malilinis pa. So, San Francisco. Yan lang, 7.5. Siguro sa mga malalaki ulo kasi to. Bagay, yung mga mahaba buhok, gusto yung mga ganitong size. May Michelinis na naman tayo, ano? Sunfish sharks. Meron naman tayong pang, Pwede pa naman nasa Pilipinas yan. Kung gusto nyo nga palang bumili, pwede nyo silipin yung FB page ng anak ko. Ito, lalo na itong ganda, Ay, guwapa, pero laban rin natin. Per day, pakinggan sa Elon. Dog, ipinopost niya po yung kanyang shop. Kung gusto nyo pong makabili ng sombrero na original, pero mababa ang presyo, doon po. Sa kanyang FB page, ito pa isa, Yan lang, 7¼. Crispy pa. Nakakuha rin tayo ng beaches na Nike. Whoosh. Beaches na Adidas. Snapback. I think pang tatlo na natin to na Adidas. Yung dalawa, all black. Pati yung kanyang embroidered e-black. San Francisco uli. Kasi nakuha lang natin ito ng libre. Itong wrap na ito. Maganda yan. Pag na-restore naman natin ng maayos. Matung talaga siya. Kasi anyway. Galing sa tambakan eh. Ito pa isa Medyo look up siya. Mare-restore naman natin ng ayos yan. Hulma lang kailangan dyan. Hulma. Saka tingnan. Rams, may trap back. Angkuh, gawa ng angkuh. Lagi, libre naman yan. Pwede natin benta ng mura sa Pilipinas. Kahit masulit man lang yung shipping. Ito, 7.38. Medyo malaki rin ito para sa mga malalaking ulo. Papadala ko lang noong mga Stanford na la vintage. May nakuha na naman tayo isa. Duwagay, Dominican Republic lang may gawa. Pwede rin yan. Kasi ito flexi. Flexi ito isa, flexi fit. Ayan Ayan kasi mga nasusumbrero sa Pilipinas na ayaw noong
Yung may strap, ayaw nung may snap. No, ito pa isa, nangako pa rin tayo, vintage na Carhartt, oh. Parhat natin na para ano, vintage. Okay. Ngayon ay Bubba time. Hey na, bigyan ko pa na ipapon. I was wrong. Nagkamali ako, nagkamali. Hindi ko alam kung anong OCLA ito, Oklahoma tsaka LA. Sandali lang mga kapatid. Kukuha lang ako ng sabon doon sa storage. Yan, galagay na tayong sabon. Okay, konti sabon. Yung medyo malinis kasi, hindi na masyadong natin bababarin mga kapatid. Kukusutan na lang natin dito yan.
natin. Ito kasi, kukusutin lang natin ito. Ano, bahagya. Kasi malinis naman siya. Para hindi naman siya itong natin i-re-restore. Malis lang yung dumi. Maaga natin ba yung bilad. Tapos yung marumi-marumi, bababa natin. Siyempre. Tulad ito, malinis naman. Kasi pagka masyadong matagal ang babad, pumapangit yung brim. Yung mga gusto-gusto na kabataan, yung mga ganyang print. Lalo na ito, crispy pa. Paisa o, may tag pa. Okay. Hindi ko alam kung anong klaseng scent to eh, oh. Ang kanyang embroidered sarap. 7 and 3/8. Okay, babarin na natin to, natitira. Ito mga to. Babarin na natin yan. Eh, masyadong marumi. Tapos para madali, para maunat din yung kanyang kulubot, kailangan mababad siya para lumubot. Sabi ng 3/8.
38, New York. Dito eh. Mga made in China. Ito, sobrang dumi. Lalo na to, San Diego na ka. Sana ma-restore natin maganda to. Kasi 30% wool. Kaya sa pinakamarumi. Kaya sa ilalim. Okay, babad mo na siya. Dito lang, jackpot na tayo eh. Kasi prepared na ito may benta ng kahit na mga 1-2 sa Pilipinas. Yung mga ganito klase. Yung mga crispy. Diba yung nasa nita. Ito namang isa yung mga ganito klase na sombrero, yung corduroy. Ang mahirap hanapin dito. Ito oh, corduroy siya oh. Diba? Ito kahit malaki, kinuha ko na eh. Kasi 7-1-4, kasi crispy pa siya eh. I think nabili ko ito ng $5. So, naibibenta natin ng mga 1-2. Oh, diba? Lang kung humabot sa init, mukhang kumukulimlim na naman. Ito, sama-sama ito eh. Bali, 13 pieces, $50. Doon sa tambakan. Kaya yung mga gustong bibili ng maramihan din, pwede nyo i-PM yung anak ko para hindi na kayo masyadong mahalan sa shipping. Kaya lang, ito mag-aantay kayo ng mga 2 to 3 months bago dumating. Kasi isasama ko sa mga ibang bagahe pa eh. Pero kung babayad kayo ng shipping, mas mabilis, kaya lang, mataas ang shipping. Ang shipping ng 12 pieces ay almost $30. Yung 12 pieces lang, may bilang pagka dinirect shipping mo yung sombrero. Pero kung doon sa door to door, makakamura siyempre. Tulad to, malambot ang permission to. Pinapit-anapit yan. Okay.
na lang to. Tanggalin naman natin. Pusensya na mga kapatid, nagpalit lang tayo ng battery. Lobat. Eto, daretso tayo. Isang unlock na lang naman to. Kasi bibili na natin. Ay, mo, alam mo, swerte yan talaga eh, oh. Mo, hindi ko masyado nakita nung ano, oh. Oh, nung namili ako, ayan, oh. May motol. Issue yan, issue, para hindi mabili na maganda. Kaya sa iba, sa ibang ano na tayo babawi, kaya huwag kayo magtaka kung bakit pinupulot natin, binibil natin ng mura, binibenta natin ng mahal. Kasi yung iba naman, talaga siya swertihan nga eh. Kaya siyempre, para mahila yung ibang presyo, kung ano yung maganda, siyempre tatasa mo ng konti, dahil yung hindi masyadong maganda, eh mapapabenta ng mura. Sabi nga, mapapabenta ng below market. O paano mga kapatid? Unahin natin ito yung bilad. Okay, samahan niyo ako mga kapatid magbilad. Sana hindi tayo hindi umulan. Nako mga kapatid, talagang ayaw tayong pagbigyan ng panahon. Kanina kaya ako naisipang maglaban ah. Kasi nga umiinit na ang araw, ngayon umuulan na naman oh. Oh. Ayan oh. Kaya siguro dito na lang tayo magbibilad muna, patutuloy lang muna natin yung ano. Yung tubig niya bago mamaya baka ayan ko na lang tapat ko na lang uli sa niyan sa heater para kahit papaano matumigas yung brim niya at saka yung dome, yung crown na tinatawag. Okay, i-set up ko lang to camera mga kapatid. Mga kapatid, mag-umpisa na tayo. Siyempre, ang ating mahiwagang ipitan. Ang ating mahiwagang panungkit. Ano? Wala dito oh. Di mo? Hindi ko nakita yung mothole na yan, no? Talo tayo doon, talo.
sabi nga eh, dito lang tayo babaho eh, pagka mga ganun. Dito. Dahil ito, pwede natin may benta ng medyo mahal. Dali lang mga kapatid. Narba muna natin ito agad. Ayan, nagawa ulit tayo ng panukit. Pangit yung isa, nalaglag. Tignan natin ito. Boom. Okay siya. Okay. Ayan. Aha. Okay. Ano, makatulo lang yan. Okay na sa akin. Para hindi lang tumulo sa loob ng bahay. At kukuha pa tayo ng isang ipitan. Single. Huli na ito sa first batch. Meron pa tayo nakababadron, mga kapatid. Tapos ito, ayusin natin ito. Oh, mamaya na uli, mga kapatid. Yan, Friday, ang pagsasampay ng sumlero. Ayan, ganyan, no? Para hindi masyado, kasi yung pagkapabaliktad, yung tubig niya titigil sa brim. Eh yung brim niya, 'di ba? Parang karton lang 'yan. Kaya lalambot ang brim. Pero kung ganyan ang gagawin mo, dapat ang ipit sa brim mismo. Ayun oh. Okay. Oh, mga kapatid, dito muna na tinatapusin yung part 1 ng ating paglalaba at pagbibilad ng sumblero. Abangan niyo yung part 2, yung pag natuyo na siya, tapos ihuhulma natin para maging crispy uli siya at mabenta na maganda. O paano, maraming salamat uli sa panonood nyo. Mga silent viewers, mga subscribers, maraming salamat sa mga suporta ng mga kapatid natin sa Planet Soward, lalo-lalo na kay Nanay Mopan Fitness at kay Tay Eric Corpus, ang husband ni Mopant. Maraming salamat sa suporta nyo, mga taga-Bukana vloggers, Kalugs team, Team Kapanalig. Maraming salamat sa suporta nyo. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi marami na kayo. At maraming salamat sa Soward family.
Sword Community, at lalo-lalo na kay Idol Jumper Sniper. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. God bless us all and be safe always. I love you all mga kapatid. Bye-bye.